Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pagturo ni Magsayo kay Jimuel. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So ibinahagi nga po ng Viva Promotion sa kanilang official Facebook page ang pagturo at pagbibigay payo ng ating pambato na si former WBC Featherweight World Champion Mark Magnifico Magsayo sa anak ng ating pambansang kamauman ni Pacquiao na si Jimuel Pacquiao habang nag-e-ensayo ang dalawa sa Wildcard Boxing Gym ni Fredero sa Los Angeles, California. Napakalaking bagay po nito, lalo pat nakatakdang lumaban si Jimuel bukas kontra kay Adan Cazares. Madami naman ang Pinoy boxing fans na natuwa nang makita ang footage na ito dahil masarap sa pakiramdam na nagtutulungan ang mga matitibay natin na mandirigma upang makamit nila ang mga tagumpay na kanilang hinahangad sa boxing. Bukod kay Magsayo ay nakasama din ni Jimuel mag-ensayo ang ilan pang matitibay na pambato natin na sila Jonah Sultan at Romero Duno. Para po sa mga hindi nakakaalam ay nakatakdang lumaban si Sultan sa susunod na buwan sa undercard ng world title fight ni Jerwin Angkaha sa Takuma Inoue na gaganapin sa bansang Japan, kung saan makakatapat ni Sultan si Riko Masuda. Habang si Romero Duno naman ay nakatakda ding lumaban ngayong darating na Webes kontra sa malakas na pambato ng Mexico na si Antonio Moran. May record na 29 wins with 20 knockouts at 6 na talo. Kaya naman suportahan po natin ang mga pambato natin sa mga darating nilang laban. Sa kabilang banda naman mga idol ay tila kinawawa nga po ng undefeated 4 division world champion Japanese monster na Oya Inoue. Ang kapwa niya 2 division undisputed champion and current pound for pound king Terence Crawford. Ito po ay dahil wala man lang nagbigay ng Fighter of the Year award kay Crawford. Lahat po kasi ng mga lehitimong organizations katulad ng The Ring Magazine, BWAA Sugar Ray Robinson Award at ESPN ay ibinigay ang kanilang 2023 Fighter of the Year award sa binansagang halimaw ng Japan. Ito ay sa kabila ng pinagsisigawan ni Crawford na siya umano dapat ang tanghalin bilang 2023 Fighter of the Year. Subalit sa kasamaang palad para kay Crawford, ay hindi sapat ang ginawa nitong pagtalo kay Errol Spence Jr. upang makumbinse ang mga organizations na ibigay sa kanya ang nasabing award. Ito ay dahil isang beses lang umano siyang lumaban sa loob ng taong 2023. Habang si Inoue naman ay 2 beses lumaban, tapos pareho pa nitong tinalo via knockout ang 2 Unified Super Bantamweight World Champions. Pero ganun pa man nga po ay may mga nagprotesta sa pagiging Fighter of the Year ni Inoue. Katulad na lang sa former Unified Light Heavyweight World Champion Antonio Tarver. Ayon dito ay isang malaking kalokohan umano na kay Inoue ibinigay ang award dahil wala naman daw itong tinalo na kasama sa listahan ng top pound for pound fighters ng kasalukuyang mga aktibong buksingero. Habang si Crawford naman umano ay bagamat isang beses lang lumaban ay isang top 5 pound for pound fighter naman umano ang tinalo nito. Kaya naman mas matimbang pa din daw ang ginawa ni Crawford kaysa sa 2 tinalo ni Inoue na sila Stephen Fulton at Marlon Tapales. Isang malaking pambabastos umano ito para kay Crawford. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaibang laban ng mga Pinoy.